ating gospel meditation. Magpasimula tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon naway laging sumainyo at sumayo rin. Manalangin tayo, Amang makapangyarihan, bigyan mo kami ng lakas at biyaya upang kami matutong magpatawad sa aming kapwa sa mga nagkasala sa amin tulad ng pagpapatawad mo sa amin. Naway kami ay tunay na galing sa puso magpatawad sa aming kapwa nagkasala sa amin upang ganoon ang aming relasyon ay maging magkakapatid, nagkasala, pinatawad at muling nabuhay. Hiniling namin to alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ating magandang balita ngayon ay kuha kay San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 21 hanggang 35. Nang panong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpong ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ni isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya, upang unang dinala sa kanya isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil na siya walang ibayad, inutos ng hari na ipagbilin siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang makabayad. Manikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko po sa inyong lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya tinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkalis niya roon ay nakatapos siya ng isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, salit pinabilangguin niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari. Sinumbong ang nangyari, kahit pinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa makabayaran niya ang kanyang mga utang. Gawin din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi patatawarin ang inyong kapatid. Ang magandang balita ng ating Panginoon. Ang Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng talinghaga na kung paano ang pagtrato ng Diyos sa atin ay matutulad sa pagtrato natin sa ating kapwa. Tayo humingi ng tawad sa Diyos araw-araw at pinatatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Muli tayong inaakap pag tayo nagbabalik loob. Pag tayo naglulumuhod, tayo pinatatawad. Dapat tayo rin ay matutong magpatawad tulad ng Diyos sa atin, mga nagkasala sa atin. Kaya ang talinghaga ng isang masamang alipin na humingi ng tawad at pinatawad, ngunit hindi nagpakita ng pagpapatawad sa kanyang kapwa-tao, ay parurusahan. Kung ano ang pagtrato mo sa iyong kapwa, gayon din ang gagawin ng Diyos na pagtrato sa iyo. Kaya mag-ingat po tayo. Magpatawad upang tayo patawarin. Ipagpatuloy natin ang ating panalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kayong paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Pinagdadasal natin ang lahat na nangangailangan ng panalangin na humingi sa akin ng kanilang panalangin sa kanilang mga mahal sa buhay na may sakit
at sa mga yumaon nilang mga mahal sa buhay. Sa kanilang aking panalangin, sumayin niyo ang Panginoon, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you.